Para ka naman si Etar sa dyan, ginagawa mo, senyora. Oh! Hindi, para magising na. Magising na. Alas 6:30 na po, senyora. Alas 6:30 na ng umaga. Bakit naka-face mask ka pa? Ebe, sabi daw, optional na, ano, di ba? Mamaya, tatanggalin ko pag hindi na ako makahinga. Alisin ko. Optional eh. Pwede nyo balik. Pwede nyo malis. Tanggalin natin. 4 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Bago na, senyora. Gising na, gising na. Dito na po, ito na po, ito na po, ito na po mga balita natin sa Senyor Balita, sa Senyor Roy Pacheco po. Mag-aadit sa inyo mga numerepeke, mga balita, numerepeke, report, numerepeke, mga issue hanggang alas 7 po kami ng umaga, senyora. Hanggang alas 7 po kami. Bango na, yung mga chikiting natin dyan, yung mga padre di pabili natin, baka mahuli sa trabaho, yung may mga appointments ngayong araw na ito, ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-8 ng buwan ng September, Senyora Brenna, ha? Tanda natin, huwag niyong kalilimutan, Brenna. 108 araw na lang. Ha? Alam niyo na kung bakit. 108 araw na lang. Bonus, 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 bonus. Yan, yan ang mga sigawan ngayon. Kaya mamaya pag-uusapan doon natin yung ilang mga alagang issue pa rin tungkol sa mga nagbabahalang mga balita at nagmumurahang mga balita. 5 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Siyempre, bati muna tayo sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas na imbang na bigat. Mayong buntag, mayong aga, marhay nga aga sa Hindu Gabos, daupay nga aga kaninyong tanan. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas sa buong Islas de Pilipinas. Senyor Balita! Doon sa mga amigos at mga amigas natin, yung mga kababayan natin sa buong digdig, marami pong salamat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang ating gabi, magandang madaling araw, magandang merienda. Kompleto na, kompleto ang bati na natin sa lahat ng mga amigos at mga amigas natin sa buong mundo. Ito pa rin ang palatuntunan! Senyor Balita! Entra na tayo. Abre, abre, abre. Arriba! Andito na si Inday. Senyora, anong bakit? Ano problema kay Inday? Nakapasok na po si Inday. Bakit naman? Dati naman nakapasok na si Inday. Hindi, ibang Inday po ito, senyora. Ito po ang si Inday. Ang Tropical Storm, ang pangalan po ay Inday. Naku, pangsyam na bagyo na natin, ha? Pangsyam na bagyo na natin. Alas 7 o kagabi, dumating ko si Inday, ha, senyora? At ayon po sa PAGASA Weather Bureau, namataan, ha? Namataan po si Inday na layong 1,215 kilometers east of Central Luzon. Kumikilos po itong si Inday patungong Tibog Kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras na may lakas na hanging aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugsong aabot naman sa 90 kilometers per hour. At posible ding magtungo ang bagyong si Inday pakanluran hanggang hilagang kanluran sa susunod na 24 oras. At posible umabot po yung lakas ng hangin ito sa Batanes area habang patuloy na pinalalakas ang southwest o southwest. Ano ka mo? Ano yan? Ano yan? West ng kadangan ng sinturon mo. Hindi. Southwest monsoon o hanging habagat, senyora. Hindi naman direktang nakaka-epekto po itong lagay ng panahon natin dito sa bansa, pero panatilihin yung pagiging alerto, ha? Alerto tayo lagi sa posibleng pagtama nito sa mga coastal waters at land areas. Senyor Balita! 7 minuto, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Balita tayo nagmamahalan. Balita mo nagmamahalan muna. Tignan natin muna yung balita nagmamahalan. Ano yung balita nagmamahalan mo, senyor? Senyor, ano yan? Ano yan? Okay, pakinggan yung mga senyora de Palengke, senyora de Kusina. Pumalo! Ano pumalo? Pumalo po hanggang 400 piso. Nako, ang kada kilo ng ano? Baboy, yan, baboy, ngayong bear months na ito, habang papalapit po ang tinatawag na holiday season ng Sangkakristyanuhan. At ayon po sa Pork Producers Federation of the Philippines, o yung tinatawag na pro-pork, dahil sa bumababang supply, dulot ng mga kaso ng tinatawag nating
African Swine Fever. Yan ang hirap eh. Kala mo tao lang ang merong virus eh. Lahat na, pati tao, pati hayop, pati yung kakainin natin may virus. Talaga di naman ano, di maiwasan. Hanggang ngayon, wala pang bakuna to eh. Wala pa. Wala pa to engineer ha. Yan ang problema natin. May bakunan tao, pero yung kinakain ng tao, wala pang bakuna. Yan ang problema. At yung pinayag ko na eh, ni ProPark, teka, medyo na ano tayo, sumabit ang lalamunan natin. Ipinayag po ni ProPark Vice President de Canorbiones, marami po ang tinamaan, itong tinamaan na magaling na ASF na ito. Yan ang problema natin talaga ngayon. Yan po sa Northern Luzon at Mindanao. Habang mabilis ding binebenta yung mga baboy kahit kulang sa timbang. At sa datos ng Bureau of Animal Industry, dumarami po ang mga lugar sa bansa na isinailalim po sa tinatawag na red o infected zone noong Hunyo dahil sa nasabing sakit. At batay po sa price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas po sa 370 pesos ang kada kilo ng baboy mula sa 355 pesos kada kilo sa mga pamilihan sa Metro Manila kumpara po ito noong nakaraang linggo. Kaya muli nananawagan po, sa gobyerno, ito pong ating producers, pork producers na sa pamamahagi na bilisan na po. Bilisan na yung pamamahagi ng indemnification sa mga hog raisers na tinamaan po ng ASF para po mahikayat silang i-report kung tumama ang sakit sa kanilang mga lugar. 10 minuto, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Bago na. Balita! Samantala, ipinayag po ng Philippine Statistics Authority na bumagal yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Ayon po kay PSA at National Statistician at Undersecretary Dennis Mapa, nitong buwan ng Agosto pumalo sa 6.3% mula po sa dating 6.4% noong buwan ng Hulyo ang inflation rate o ang paggalaw sa presyo ng sa bansa. At kabilang po sa mabagal na paggalaw ng presyo ay ang transportasyon, information and communication, pagkain at inuming hindi nakakalasing, pero malayo pa ito para masabing humupa na po ang pagsirit sa presyo ng ating mga bilihin. Talaga din naman. Konting tiis lang, senyora, ha? Konting tiis at konting tipid pa rin at giginhawa pa rin tayo. Caring-carry pa rin natin yan. Antabayanan po ninyo yan. Sabi nga, kung may hirap, may ginhawa. Kung may pagtitiis, may asahan tayong ginhawa sa malapit na inaharap. At konting tiis lang, huwag natin kalilimutan, mayroong makapangyarihang Diyos na umaalalay sa atin. Lagi lang tayong dumepende sa Kanya. At sabi rito, siyam napman sa pangkat ng mga bilihin ang nagmamahal. Naku, talaga naman, talagang itong mahalang balita natin. Ano? Siyam na naman sa pangkat ng mga bilihin ang mga nagmamahal na binubuo ng mga eto, alak! Kaya wag na muna kayong magiinom. Ano? Pwede naman, engineer. At sigarilyo! Ay, wala naman kayong mangyayari sa buhay nyo pag nanigarilyo kayo dahil lalo lang kayong mapeperwisyo buhay nyo yan. Damit! O ba pwede? Kailangan naman, alangan naman pumapasok si Engineer Benner dito ng hubad. Hindi, importante yan damit, Engineer Benner, ha? Huwag mong alisin. Sapatos! Abay, pwede naman nakachinela si Engineer. Hindi, papasok ka sa trabaho, kailangan nakasapatos. Upa! Kasama na ang tubig! Siyempre, wala ka ng tulo ng tubig. Darating ka rito, wasi-wasi ka lang. Para kasi engineer wasi-wasi, waalaw sa tubig, hindi maaari. Kaya upa sa tubig, kailangan yan. Kuryente! Aba, anong kailangan natin yan? Hindi tayo mabubuhay. At gas! At iba pang mga panggatong. At bukod po rito, nagmahal na rin. O, ano pang mga nagmahala natin? Ang presyo ng mga kagamitan sa pagkukumpani sa bahay. O, wag nyo na kumpani ng bahay. Tagpi-tagpi na lang. Maging ang kalusugan. Importante po yan, senyora. Recreation sports. O, bawasan natin ng konti ang recreation sports muna. Ano na lang muna tayo? Barabaraha ka muna. Lucky na yun ka na lang. Hoy! Oh, yeah. And culture education. Ayan. Edukasyon. Importante po yan. Mga restaurant. Medyo... Diyan na lang tayo sa tabi-tabi. Kumain na lang tayo sa labas. Engineer Benner, sabi nga ni Engineer Benner, kumakain naman kami, senyor, sa labas. Hindi magandang pakinggan kaysa kumain sa restaurant. Sa labas. Ano bakit? Anong ibig sabihin ng kumain sa labas? Ilabas mo ang pinggan, ilabas mo ang kakainin mo, o di kumain ka rin sa labas. Okay, sa mga hotel, wag na muna mag-hotel. Mahal eh. Personal care products at servisyo, pagpapaganda yan. At syempre, kailangan ng konting pagpapaganda para hindi lahat ang naghihirap at hindi lahat ang nagtitiis tayo at nagtitipid habang
tayo ngayon ay nasa gitna ng krisis, senyora. Samantala, nananatili naman ang presyo sa financial services kung saan mabibilang ang mga bangko, e-wallet, insurance at iba pa. Senyor Balita! Paborito kong sili. O bakit? Bakit? Ano problema mo naman sa sili? Aba, siniguro. Kaya para yung mga mahilig sa sili dyan, ha? Siniguro po ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng sili. At saka yung mahilig sa bawang. Ayan, ha? May yung mahilig sa bawang. Sino ba hindi mahilig sa bawang? Eh, lalo na yung mahilig, lalo na yung takot sa aswang. Ay, hindi kasama yan. Hindi kasama yan. Ibang klase po yan. Bawang na kailangan natin sa ating mga pagkain. Ayan. Para ngayong taon na ito, ha, sa pinakauling datos, mula po sa Ilocos Region, hinggil sa High Value Crops Development Program, nakapag-ani po ng 3,732 centavos at 24, ano to, 20 centavos ba yan? Hindi. Yan ang ano, yan ang ani. Ha? At 3,700.32 at 243.55 metric tons na bawang ang lalawigan po ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Yan po yung lugar ng ating presidente. At dahil dito, umabot na po sa 54% ang sufficiency level ng supply ng bawang sa naturang rehiyon. Samantala, nananatili namang nasa 100 pesos kada kilo ang prevailing ng bawang sa dalawang magkasunod na linggo noong Agosto. Senyor Balita! Kaya sumusubaybay dito pa rin sa ating pang Webes na pagtatanghal ng panatutunang Senyor Balita. Si Senyor Ray Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso. Hanggang alas 7 ng umaga, magbabalik kami pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. 15 minutos na, Senyora, 15 minutos. Makalipas ang alas 6 ng umaga. Andali ng oras, senyora. 17 minutos na, makalipas ang alas 6 ng umaga. Pinababago na po natin. Bago na. Gising na yung mga dapat gumising ngayong araw na ito ng Webes. Ikawalo ng buwan ng Setyembre. Kala ko, 15. Gusto ko, 15. Alam mo naman tayo, mahilig tayo sa 15 at sa katapusan. Okay, 17 minutos, senyora. Makalipas ang alas 6 ng umaga. Siniguro po ng Department of Agriculture, ha, na meron naman tayong sapat. Kanina, sapat ng ano, sili at saka yung ating bawang. Ito pa magandang balita natin. Meron po tayong sapat na supply ng tamban. Ayan, ha, wala na magre-reklamong senyora de Palengke ko, ha. Para po sa sardinas, para sa taong ito. Ayan, ha. At ipinahayag po ng DA o ng agriculture na sa katunayan, naglabas na po sila ng mga larawang sagana. Saganang-sagana ang mga bagong huling isdang tamban dyan po sa Navotas Fishport. Ayan. Sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority of Bureau of Fisheries at Aquatic Resources of BIFAR, nananatiling mataas po sa 222.58% ang sufficiency level ng tamban sa unang quarter ng 2022 at 409.06% para po sa ikalawang quarter. Senyor Balita! Samantala, titingnan muna natin, may report tayo tatagapin, ha, mula po sa mga bumubo na reportorial team ng DWIC. Pero siyempre, pinag-uusapan din natin yung issue nalulungkot ako. Bakit ka nalulungkot? Sapagkat hindi ako natutuwa. Bakit naman? Nalulungkot ka pero hindi ka natutuwa. Eh, siyempre naman. Yung ating mga jeep, yung ating mga pampublikong sasakyan, kasi po kahapon, nagbabala na po na posibleng yung pagtaas ng pagtaas ng presyo ng bigas. Tataas po yung presyo ng bigas, pero malaki ang problema natin diyan. Anong problema niyan? Kung tataas ang presyo ng bigas, hindi naman tumataas ang bayad daw ng pamasahe. Alam niyo naman, umihirit yung ating mga pampublikong sasakyan, lalong-lalo na po ang mga jeepney, dahil mukhang hanggang ngayon pinag-aaralan pa ng LTFRB kung mapagbibigyan ba sila para sa pagtaas. Dahil wala ho, hindi natin
natin maiwasan na hindi patuloy na tumataas ang mga bilihin. Yan. At sabi nga natin, hindi yung maiwasan ang pagtaas ng bilihin at ang pagtaas ng presyo ng krudo. Nagkataon na, nagkapalad tayo na makakapanayam natin ang presidente ng Federation of Jeepney Operations and Drivers Association of the Philippines, higil puro dun sa hinihirit nilang dagdag. Pag-aaralan pa raw. Teka, bakit hindi ba nagsipag-aral itong mga nandun sa LTFRB? Tapos nga ho yan eh. Mga graduate ho yan sa college eh. Pero bakit talagang ganun. Pag-aaralan pa rin talaga. At isa sa alang-alang nila yung mga bagay-bagay. Nasa linya na po natin si Ricardo Boy Rebano. Mang Ricardo, magandang umaga. Ka Ricardo, magandang hapon po. Kaboy! Ay, magandang umaga po sa inyong lahat yan. Lalo-lalo na po sa iyo, sir, pala senyor, Pacheco. Good morning po sa inyo. Okay. Ngayon po ay nagpahayag kahapon itong ating LTFRB dun sa petisyon ninyo na dagdag ng pasahe. Di ba? Sa jeepney, driver at operator dito po sa ating bansa. At yun po sa LTFRB, medyo binubusisi pa rin nila. Binubusisi. Kasi natatandaan ko, ang sabi nila ay bahali na raw na magdesisyon na raw sila para dito sa hinihiling ninyo. Pero ngayon, pinag-aaralan pa rin at binubusisi kung itong naturang adjustment para daw makapaglabas sila ng magandang desisyon dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ano ngayon ang masasabi natin dito? Pwede ba tayo munang maghintay-hintay ng konti, kaboy, para at least mapagbigyan natin muna ang ating mga kababayan na medyo nagbabayad muna sila ng konti nang hindi masyadong mataas? Dahil lahat to, epektado lahat eh. Domino effect po yan eh, kaboy. Oo, tama po. Ganyan nga po yung sitwasyon namin ngayon. Naghihintay po kami. Mm-hmm. Kung ano man po yung ginagawang pag-aaral ng ating pamahalaan, lalo-lalo na po dyan sa LTFRB. Kasi po, nag-pronounce na po sila nung nakaraang linggo na at umaasa po yung ating mga driver. Apo. Na magkakaroon nga po ng fare increase. Uh-huh. Kaya nga lang, tinitingnan po naman namin dito yung actually wala naman po kaming ipinail na petition sa LTFRB, kundi okay. Meron po kasing existing documents na inilabas ng 2019, yan naman po alam naman po ng ating pamahalaan yan. Yan pong 2019-035 na memorandum circular. Siyempre, kapag sinunod po nila yan, tinignan po nila yan, marami pong nag-aaral dyan at totoo naman pong napakaganda po ng pangyayari. Kaya nga lang, marami po talagang isinahalang-alang dyan ang ating pamahalaan, lalo-lalo na po sa ating sitwasyon sa kasalukuyan. Kaya kami po, handa naman po kaming maghintay. Kaya nga lang po, sa paghihintay namin, biglang may tumaas na naman ang presyo ng petroleum product. Ayan po yung masakit para po sa amin talaga. Mm-hmm. Kaya pwede pa po kami maghintay siguro. Habang nag-aaral po sila, magagaling po yung nakaupo ngayon dyan sa LTFRB, may mga aksyon. Kaya nga lang, marami pong silang isinaalang-alang tungkol po sa gagawin nilang desisyon regarding po dyan sa pagpapataas ng presyo ng pamasahe. Okay, ang sabi dito ay konting tiis muna tayo. Hanggang kailan tayo makapagtitiis? Yun po ang tanong ng iba. Kaboy, hanggang kailan tayo makapagtitiis? Hanggang kailan natin hihigpitan? Wala, may pinaghihigpit pa ba tayo ng sinturon? Kasi magtitipid daw tayo eh. Kailangan pa ang konting tipid. Meron pa bang konting ititipid? May konti ba bang ihigpit ang sinturon natin, Kaboy? Alam mo, matagal na ho naman sagad na yung paghihigpit ng anong yan, dahil nga po sa kagustuhan lang po namin na makatulong po sa ating pamahalaan, lalong-lalo na po sa nangangailangan ng public transport. Gumagawa po kami ng lahat ng pamamaraan para makasabay po kami, makasurvive at kahit papano kumita po itong ating mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Kaya nga lang, sana naman po sa paghihintay namin bago po sana dumating ito muling pagtataas, kung meron man po, magkaroon na po agad sila ng desisyon regarding po dito sa usaping ito. Kasi po, sabi nila, tinitignan nila yung ibang mga factors dahil kasi po, magiging yung gaya ng kung ano daw yung magiging epekto nito sa pagtaas sa mga pasahero, sa mga at sa overall na nagaganap na patuloy na inflation dito sa ating bansa. Ang inflation po naman, hindi lamang po naman sa ating bansa, kundi epektado po nito ang buong mundo ngayon, Kaboy, ano? At
May nakuha daw po yung LTFRB na position paper ng NEDA. Ewan ko, aware ba kayo rito? Tungkol dun sa hirit na fare hike nga ng mga jeep. Pero hinihintay pa rin nila yung pag-aaral tungkol dun sa panukalang dagdag basahin na rin sa mga, hindi lamang sa mga jeepney, pati yung mga buses, pati mga taxi, pati yung UV Express. Yan po, lahat epektado po yan dahil puro yan nakapaloob sa isang pampublikong sasakyan. Pampubliko po lahat yan na kinakailangan na serbisyuhan ang publiko. Sa ngayon, nasa 11 pesos pa rin ang minimum na pamasahin natin, di ba ba, Kaboy? Tama po, yung para ho sa mga traditional jeepney, yung minimum fare 24 kilometers po dyan, it's 11 pesos. Nagbibigay pa kami ng 20% discount sa mga senior citizen. Sa mga estudyante pa? At estudyante pa po. Mm-hmm. Ganun po yung sitwasyon namin, kung ano man po yung mga policy na kinakailangan namin sundin, sinusunod po namin yon. Nabanggit po kanina yung tungkol po dyan sa NEDA, no? Siyempre po kasama talaga dito yung NEDA. Aba. Sa pagdidesisyon kung magkakaroon po tayo ng fare increase dahil nga po yung inflation rate po natin dito talagang pababagsakin. Yun po yung ayaw din naman namin mangyari. Sa tuwi na kami humihingi ng dagdag pasahay, siyempre yung tinitignan po namin dito, yung kabuuan ng Pilipinas, ng mga Pilipino na magsasuffer po dito. Kasi nga po, magkakaroon po talaga ito ng domino effect. Kung titignan po natin yung mga sitwasyon natin ngayon, makakalungkot po. Kaya nga lang, hanggang saan po tayo pupunan, maghihintay, kung magpapatuloy po itong pagtaas ng presyo ng petroleum product at wala naman pong gagawin ang ating pamahalaan para doon sa mga adjustment. Ang kinatatakot po namin dito, baka mangyaw po itong mga driver na to dahil ito po talaga yung pinagkakakitaan nila sa kagustuhan po nilang magbigay ng serbisyo sa ating mga mananakay. Kung hindi naman po sila magbibenepisyo sa araw-araw nilang ginagawa, siguro po maghahanap po ng ibang mga pagkakakitaan ng mga tao ngayon dahil may mga sariling pamilya rin naman po. Aha. Okay. At least, mga more or less ba, hanggang saan tayo pa pwedeng humiling ng pagtaas? Piso? Kung dalawang piso? Sa amin po, sabi nga namin, kahit provisional fare increase yung gawin na sa ngayon, pero kung titignan po natin yung dokumentong inilabas noong 2019, yung average po ngayon ng petroleum product, lalo-lalo na po yung diesel, it's 78 pesos. Kung susundin po natin yun, memorandum circular na yun, siguro po mag-additional rule siguro dyan, mga nasa 4 pesos plus. Aba. Kaya nga lang bang po, talagang napakasakit po yan. Maaaring pinag-aralan po ng, sa ngayon ng gobyerno, lalo-lalo na po yung NEDA, maaaring hindi po kayang ibigay yan dahil nga po sa sitwasyon natin sa kasalukuyan. Kaya kami po, umaasa na lang kung ano po yung final decision ng ating gobyerno, lalo-lalo na po dyan sa LTFRB, kung ano po ba talaga yung magiging desisyon nila. Hindi na po kami. Kami naman po yung naghihintay na lang. Mas magagaling sila sa computation dyan. Aba. Kaya alam po nila yan kung ano po yung magiging desisyon nila. Ngayon po siguro yung linggo to, naghihintay kami. Kasi last week pa po kami naghihintay ng tungkol dyan sa pasahin na yan. Pero hanggang ngayon po, naghihintay pa rin po kami ng kanilang magiging pronouncement at decision regarding po sa fare increase. Actually nga ho, nagpahayag nga ang Philippine Statistics Authority na bumagal po yung pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Okay lang yon, mabagandang bagay yon. At isa sa mga factor, dahil mabagal po yung paggalaw ng presyo, ay ang mga presyo daw o yung mga presyo ng transportasyon. Yan ang information and communication, pagkain, inuming hindi nakalalasing. Pero malayo pa raw ito para masasabi nating humupa na yung pagsirit ng presyo ng bilihin. Kaya ito po siguro ang sinasaalang-alang nila na kung ito itataas, yan, magiging epekto na po, lalo na po nasa bear month na tayo ngayon na Kaboy. Dahil ito ngayon ang, ewan ko, ang DTI nagsuggest na sana yung mga magsasagawa ng tradisyonal na Pasko, ngayon pa lang, bilhin nyo na habang mura. kaso, ang problema, ano yung pambibili? Yun na po. Pero maganda sana yung mungkahin nila dahil mura po ngayon.
Habang mura sana, kaya lang, eh nasa noem pambibili. Eh, at may ito nga ho, gumagawa tayo ng paraan kung paano tayo magkakaroon talaga ng dagdag na kita para may pambili na tayo ngayon pa lang at hindi na tayo abutin pa ng pagmamahal kapag dumating na yung puspusang ng buwan ng Disyembre. Yan ang mabigat dyan, Kaboy, di ba? Tama po, kasi gusto yun man natin gawin, yung mga advice ng ating nasa pamahalaan na bumili na tayo in advance. Kaya nga lang po, ito, tama rin po yung sinasabi nyo, saan naman tayo kukuha ng pambili? Nung gusto nating bilhin, habang mababa yung presyo, kung wala naman po tayong pagkukuhanan. Pero kami po yung natutuwa, hanggang sa kasalukuyan, dahil nag-aaral po na nag-aaral yung ating pamahalaan sa mga nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Dahil kung talaga, ito po kasi yung malaking impact sa ating pamahalaan oras na gumalaw na naman sa merkado itong presyo ng mga petroleum product. Abangan nun natin yan sa susunod na linggo. Kaboy, abangan natin yan sa susunod na linggo na naman. Eh, pero mukhang ang nakikita natin, pataas ito ulit. Bumaba tayo ng konti, pero kapalit niyan, mas mataas ulit naman sa darating na linggo. Yun ang hirap eh. Kaya hindi din nababawi eh. Kaboy. Yun nga po, katulad na, nagtaas po ng nakaraan, dalawang taas lang po, tinaas lang 7 beses. Nung nakalipas na linggo, halos nagkaroon ho ng malaking impact agad sa transport industry. Tapos nagbaba na naman sila ngayon ng 1 peso plus doon sa presyo ng diesel. Talagang hindi ko naman maintindihan, naglalaro. Kami po'y nakikiusap, lalo-lalo na tumulong na din naman po dito ang ating private sector, lalo-lalo na po dyan sa umaangkat ng mga petroleum product na medyo tulungan po yung gobyerno rin naman, lalo-lalo na yung transport industry, na wag naman po at magbigay po sila ng kahit katarangot na diskwento, magpatuloy po sila. Yun po eh, tatanawin namin utang na loob sa kasalukuyan. Dahil kung hindi po tayo magtutulong-tulong dito, wala po tayong kahihinat na. Okay. Maraming salamat, Kaboy. At alam po natin, kailangan natin talagang pagsamahin ang sipag, tiyaga, at siyempre ang pakikipagtulungan para at least matamo natin itong tagumpay na ito ng pagsisikap natin habang nasa gitna tayo lahat ng krisis na ito. Maraming salamat po sa pagbibigay danyo sa amin, Kaboy. Mga kaibigan, maraming salamat po, Kari Pacheco. Wala naman po ibang magtutulong-tulungan. Tayo-tayo lang po mga Pilipino. Maraming salamat. Thank you very much po. Apo. This is Ginong Ricardo Boy Ribano, ang presidente po ng Federation of Jeepney Operations and Drivers Association of the Philippines. Magbabalik po sa Senyor Ray Pacheco. Huwag ko kayong alis. Sandali-sandali po lamang. Patuloy kami mag-aadid sa inyo ng mga Romero Peque Report. Romero Peque pa rin mga issue at mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes, ikawalo ng buwan ng Setyembre. 32 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Balita! Senyor Balita! 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 Eday 4 minutos na po, senyora. Baka di ba sa alas 6 ng umaga, maraming salamat sa lahat ng patuloy na nakatutok pa rin ngayong araw nito ng Huwebes, ikawalo ng buwan ng Setyembre, sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas mula po sa iba't ibang panig ng Pilipinas at iba't ibang panig ng daigdig. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Maraming salamat sa Jeronimo, Ramon Abadillo, Adiaros Etne Mola, kayan si Ali Tea Manalo, Yolanda Inong, maraming salamat. Ganun din si Annette Allegri D at si Andrea Jong, Salvacion Rulusta, maraming salamat. Si Franklin Sabdain, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay pa rin sa amin at pagtutok. Uy, gising na po yung mga taga Perth, Australia, dahil siyempre pareho tayo ng oras sa Perth, Australia. Maraming salamat sa LSR Caspillo family, at ganun din po sa mga taga Bulacan. Ayan, yung mga taga Bulacan natin, mga kababayan, o sila sa tour, at Baby Mercado, at ganun din sila Jimmy at Edith De La Cruz ng Malhakan, May Kawayan, Bulacan. Maraming salamat sa inyo, ha. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay pa rin. At maraming salamat, Mr. William, Senyor William Dalupang. Ayan, Senyor Michael Katindig ng Commonwealth Avenue yan sa Quezon City. Maraming salamat din, muchas gracias, Saldi Vergara, dyan po sa Shorthorn Project, sa Project 8. Ayan, maraming salamat. Muchas gracias, maraming salamat sa lahat ng patuloy pa rin nakatutok at sa iba't ibang panig ng daigdig. Salamat po sa inyong walang sawang pagtsatsaga sa amin dito pa rin sa DWIZ Radio at DWIZ TV. 36 minutos na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Balita!
Nakatanggap na ba kayo ng message? O baka kayo nakatanggap na ng message na yayaman na kayo? Yayaman na kayo? Nako, hinihibok po tayo ngayon ng National Privacy Commission, ha? Na gawing future-proof yung SIM card registration bill. Ito po yung, ayon po yung kay NPC Deputy Commissioner Leandro Aguirre, kapag walang future-proofing ang nasabing panukala, hindi daw mapipigilan yung paglaganap ngayon ng text scam. Yan po ang nakikita natin ngayon. Yung future-proofing, hindi ko alam, mamaya tatanungin ho natin ang NTC sa bagay na ito, kung talagang makakatulong tulong ito, sapagkat ang dami hong mga suggestion po ngayon, sapagkat alam nyo naman, ang dami hong mga naharang ng mga communication na ano natin, firm, gaya nitong Globe, naharang ang Globe ng humigit kumulang 784 million na spam at scam text messages mula po Enero hanggang Hulyo ngayong taon sa pamamagitan ng pinagtingin na pagsisikap ng kumpanya na masala yung mga mensaheng may masasamang hangarin. Naku, talaga din naman. Isipin nyo naman ang hangarin. Marami yung nangyayari po ngayon. Ha? Kung natatanda ninyo, abay meron nung lumubog sa utang. Tinanggap yung pag-utang. Nakakaingan niya naman talaga, lalo na po ang mga kababayan natin na hindi malaman kung saan hahanap ng trabaho, lalo na yung walang otra batch. Nako, ito po ay isang, kung titignan natin, napakaraming mga problema tayong kinakaharap ng mga kababayan natin na siyang nagiging biktima nito. Isang ang call center agent, natatanda nyo, natangayan ng magkano yon? 44,000 matapos po maloko ng isang tax scam na nag-aalok ng Otrabats. Yan, marami yung walang Otrabats, sinasamantala. Maraming tao walang pera at walang gusto, ooperan ka ng pera, talagang maingganyo ka, talagang malaking bagay ito. Pero ngayon po nagkapanad tayo, makapanayam natin ang Deputy Commissioner ng National Telecommunication Commission at baka po malaman natin kung ano po mga hakbangin na ngayon ang ginagawa para masawata itong mga nangyayaring itong laganap na po sa buong Pilipinas at talagang araw-araw na lang. Hindi sila nagtitigil. Habang miskin na tayo nagsasalita ngayon, meron ka agad. Umaga pa lang, gigisingin ka na nito. Magandang umaga po, Ginoong Edgardo Cabarrios, ang ating Deputy Commissioner, National Telecommunication Commission, Commissioner. Buenos dias, magandang umaga. Welcome po sa ating palatuntunan dito po sa Senyor Balita sa IC. Magandang umaga po, Sir Ray, at magandang umaga po sa lahat. Opo, peace. Nakikita naman natin nung ngayon, may medyo parang itong mga sitwasyon ngayon ng itong tinatawag nating scam sa ating mga text messages, mukhang nagiging laganap at mentras ho natin na pinag-uusapan ito, parang mentras mo pinipigil, lalong nagigigil, Commissioner. May mga hakbang naman tayo ngayon ginagawa? Well, ito po kasi, kaya po dumadami yan kasi kumikita sila . Pagka kumikita sila at ang tsansa na mahuli sila ay mababa, ay tuloy-tuloy po yan . Hindi po hihinto yan hanggat ang sabi ko nga ay kumikita at ang tsansang mahuli ay mababa. Kaya ang NTC po, ay ang ginagawa po ng NTC yung sa prevention side para Aba. Po mabawasan kung hindi man mawala na yung kinikita nila. Mm-hmm. Ito po yung advisories po natin sa ating mga kababayan okay. na pagka naka-receive ng ganyang mga mensahe na galing sa cellphone number na wala naman sa directory, Aba. Wag na hong paniwalaan yun. Chances are scam ho yan. Pagka galing yan sa hindi kilala, chances are scam din yan. Aba. Maski na po nakalagay na yung pangalan natin, kung hindi talaga nyo kakilala yung pinanggalingan yan, mensahe na yan, Aba. Ay pagdudahan na po yan, chances are scam ho yan. Wag na wag pong i-click yung link na sinasabi, i-click. Uh-huh. At huwag pong patulan yung mga mensahe na yan. Uh-huh. Kasi kung wala nang maloloko, wala na silang kikitain. Opo. Pag wala nang kikitain, mm-hmm. ay hihinto na yan. Mm-hmm. Yung ating telcos, sa prevention side din po sila. Mm-hmm. Yung blocking, binablock po nila yung cellphone okay. numbers na pinanggalingan ng mensahe na yan.
yung mga mensahe mismo, binablock at yung mga links na na-identify nila doon sa scam, ay binablock din na problema nga lang ko, hanggat may kinikita sila kasi, eh tuloy-tuloy eh. So, dapat ko wala nang paloloko. Walang paloloko. Okay. Wala nang kikitain. Kusang hihinto yung mga yan. Wait, ngayon, Commissioner, may tanong lang po ako. Paano sa tingin ninyo, itong mga scammer na ito, paano nila nagawa na makuha ang pangalan ng isang tao at ang kanyang telepono? Yun po kami nagtataka. Maraming nagtataka nga naman mga kababayan natin. Kaya hindi sila lalo na po, ika nga, lahat po, maraming talaga nangangailangan ng pera. Kaya ang galing ng attraction niya para makumbinsi ka na i-click eh. Di ba? Kaya nga lang, ang problema natin, saan ho ba nila nakukuha yung mga pangalan ng mga subscriber na yan? Paano nila nakuha yung pangalan na yan? Na-investigahan na ba natin yan sa NTC, Commissioner? Well, tama po yun kasi nakabahala na po. Kasi kung papadala ka mensahe, naroon ang pangalan mo, siyempre isipin mo, kakilala mo yan, kakilala ka. Kaya baka kumagat ka sa pain nila. So nakakabahala po kasi naroon na yung pangalan, naroon na yung phone number. No? So somewhere meron hong data leak eh. Kasi paano nalaman yung telepono, yun nga telepono po. Number? Yun nga po. At pangalan mismo. Yung telepono number, okay lang po yan kasi pwedeng nag-randomize mga yan eh. Mag-input lang yan ng several numbers, tapos iiwanan yung 4-digit. So bahala na yung device na magpadala sa lahat ng cellphone ending doon sa 4-digit XXXX. So pwedeng gano'n ang nagawa. Pero ngayon, may pangalan eh. So ibig sabihin, talagang targeted yung kuan, yung pinapadala ng mensahe. So nakakabahala po yan, no? Nakakabahala. So, kasi marami yung sources ng information na yan na lahat ho nung pinagbigyan natin ng ating telepono, telephone number at pangalan, kung minsan pa naroon yung nickname, nagpipila po tayo mga forms sa mga kumpanya, sa banko, credit cards, sa mga establishments na nangangailangan ng information na yan. Binibigay ho natin doon eh, doon contact tracing, ganun din, mga malls, mga grocery stores, so or government, yung LGUs, mayroong contact tracing apps. So lahat ho yan eh, yung pang mga nag-conduct ng mga raffle, kunwari, tapos kukunan ka ng mga numero at cellphone number mo at pangalan, etc. So again, ito ho ay mga possible sources of information, yung social media. So marami po eh, kaya nga po ang National Privacy Commission, sila po ang may primary jurisdiction ho dito sa mga private data, pursuant ho sa Data Privacy Act, ay nag-iimbestiga ho yan, masusing iimbestigahan yan, para matukoy saan ba galing yung breach na yan. So kung maalala ho natin yung Sukomilik, National Privacy Commission doon nagpursige doon, nag-imbestiga. So meron ng findings doon sa Comelec. So ganoon din po yung sa lending, yung online lending. National Privacy Commission doon yung huyan. So masusi ho nilang inibisigahan at we hope ho na it will end up na may prosecution. Ano? Opo. At mayroong maparusahan. Kasi kung dapat may maparusahan dyan, dapat naman. Ay magdadalawang isip na ho yung gustong gumawa ng masama sa ating mga kababayan. Siguro naman, yun ang dapat talaga mangyari. Ngayon po, nagbumungkahi ang NTC napapanahon na raw na kailangan daw iparehistro po yung ginagamit na SIM card, Commissioner. So, ano po magiging advantage nito kapag kung ito ang gagawin natin, ipare-register na lang yung ginagamit natin na SIM card para makaiwas daw dito sa mga text scam na ito dito ngayon sa ating bansa?
Commissioner? Opo, yung mga Tescam, lato yan galing sa prepaid SIM eh. Oh. So, kasi prepaid siya at walang rehistro, mm-hmm. yung ating law enforcement agents nahihirapan para matukoy sino yung mga yan, uh-huh. sino nagpadala ng scam na yan. Kasi blank wall eh, mm-hmm. walang pagsisimula ng investigasyon, walang pagsisimula ng trace. Opo. So, mas mabuti po talaga kung mairehistro yan, ano? Kasi kung nakarehistro yan, matatakot na yung tao na nakarehistro ng pangalan niya para magpadala ng mga scam messages. Ayun. At kung sakali ho naman, na nung bumili siya ay medyo fake yung kanyang ID na prinisinta, still meron pong pagsisimulan eh ng trace. Kasi nagbigay siya ng impormasyon eh. At yung nag-process ng kanyang pagbili ng SIM o SIM card, ay alam niya may mga dokumento. So, meron pong pagsisimula ng investigasyon. So, sooner or later, mahuhuli ho sila pagka mandatory na po ang registration ng mga SIM. I see. Commissioner Cabarrios, at this point, mga ilan na po ang naghain sa inyo dyan ng reklamo hinggil dito sa mga tech scam na ito? Una po kasi, late last year, mayroon agreement yung interagency, yung CICC, yung Cybercrime Investigation Coordinating Center, NPC, National Privacy Commission, DTI, the ICT, na ang central repository ho niya ay CICC. Aba. So doon po lahat, ibabato lahat ng natatanggap na reklamo tungkol sa scam. Aba. So yung data, probably po, nasa CICC, yung complete data. Aha. Siya nga pala, ngayon po ay sisimulan po ata yung investigasyon ng Senado hinggil po dito sa iba't ibang reklamo hinggil sa tax scam na tatalakayin po ngayon para doon sa mga panukalang batas para masolusyonan itong problema natin ito. Commissioner, nandun ba kayo mamaya? Opo, napapanahon po ito. No? Kasi dapat to may solusyon eh. Hindi po pwede na tuloy-tuloy na ganyan. Eh, hindi po pwede dahil ang nabibigtam mo yung ating ordinaryong kababayan eh. Apo. Hindi na patanggap-tanggap yan. So dapat mayroong solusyon dyan sa problema na yan. Na. So pag-uusapan siguro mamaya yung mandatory registration na siguro na kung po pwede ay pabilisin lang. Ayun. Kasi part of the solution po yan eh. Ayun. Yung mandatory registration ng SIM card. Ayun. So nakikita natin na itong panukalang batas para sa SIM card registration, ito ang pinakamagandang paraan para totally ay masawata na itong problema ito na kinakaharap ng napakarami na nating mga kababayan. Makatutulong po ng malaki yung mandatory registration ng SIM card. Maraming salamat po, Commissioner, sa inyong pagbibigay daan at mamaya po manaman namin sa ating gaganaping investigasyon ng Senado sa kaugnay po rito sa naglipa na nating mga medyo nakalusot ako ngayon na Commissioner ha. Wala ako ngayong umaga ha. Baka hindi ko alam mamayang tanghali meron, mamayang hapon meron. Kasi araw-araw yes, hindi maring wala eh. At kilalang kilala ka pa. Yes, meron po yan eh. Kasi una, sabi ko nga, hindi lang matrace. Isang magaling talaga yung mga tayo na yan. Napakatindi ko talaga. Tuloy-tuloy po yan eh. Tuloy-tuloy yan hanggat may kinikita. Tuloy-tuloy po yan. Talagang napakabigat. Ano? Magugulat ka pa minsan eh. Bigyan mo nga muna ako ng ano rito, kabayan. Parang kakala mo, kakilala ko eh. Ang gagaling din ng mga strategy, parang nag-aral sila ng psychology. Hindi ko alam, mga expert eh. Train din ho yung mga yan. Oo nga, palagay ko po. Sana na matrace na natin yan. O kaya maapula na natin yung mga problema yan. Okay, maraming salamat ulit sa pagbibigay daan nyo sa amin, Commissioner, ngayong araw na ito. At I hope and we come up with a very effektibong batas na magagawa ngayon ng Senado para masawata itong laganap na problemang ito ng text scam. Marami po salamat, Commissioner.
Maraming salamat po at maraming salamat po sa lahat. Magandang umaga po. Agabigan si Ginoong Edgardo Cabarrios, ang Deputy Commissioner ng National Telecommunication Commissions. Nagatid sa ating orasan, 50 minutos. Baka di pa sa kalasais ng umaga. Senyor Balita! Balita! Senyor Balita! 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 Andali, andali, 52 minutos na makalipas sa kalasais ng umaga. May report tayong tatanggapin muna mula sa kagapay natin ang bumubo ng reportorial team ng DWIZ. At may report tayong tatanggapin mula kay Patrol 19. Ilang concern sa panukalan ng no permit, no exam policy ipinayag po sa pagdinig ng Senado. Alamin natin ito mula kay Patrol 19, Celi Ortega. Bueno, Celi! DWIZ Patrol Report. Walang nakikitang problema ang Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines o COCOPEA sa panukala para sa pagpapatupad ng no permit, no exam policy. Subalit ipinapaalala ni COCOPEA President Antonio Del Carmen na hindi katulad ng mga pampublikong paaralan, ang mga pribadong eskwelahan ay umaasa sa matrikula ng mga estudyante para sa kanilang operasyon. Sinabi ni Del Carmen na maaari silang maging maluwag sa pagkukonsidera sa karapatan ng kabataan sa edukasyon, subalit kailangan din anyang kilalanin ng mga magulang at estudyante na ang enrollment ay kontrata sa paaralan. Nilinaw naman ni Del Carmen na karamihan sa mga school ay tumatanggap naman ng promissory note para makapag-exam pa rin ang mga estudyante kahit hindi bayad na matrikula. Sinabi naman ni Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education Chairman Senator Chis Escudero na maaari namang sa ibang bagay bumawi ang paaralan sa mga hindi nakakabayad na matrikula at wag sa examination. Binigyan din ni Escudero na sa halipigilan na makapag-exam ay maaaring i-hold na lamang ng mga guro o paaralan ang grades o clearance o diploma ng mga estudyante na hindi pa nakababayad ng kanilang obligasyon. Hindi naman pabor si Escudero sa panukalang parusahan din ang guro na hindi magbibigay permiso sa mga estudyante na makapag-exam dahil hindi nakabayad ng tuition. Iginit na Senador na ang eskwelahan at hindi guro ang kadalasang nagpapatupad ng polisiya. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega. Bueno, nagulat sa impila metodong nakasa DWIZ. Senyor Balita! Balita! 54 minutos, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Kung matatandaan nyo, kahapon po, kinukonsidera na ng Energy Regulatory Commission yung petisyon para po sa pagmamahal ng ating kuryente. Ha? Yan po, siyempre, pagkuryente na, Meralco na ang pinag-uusapan natin. Pero marami pong paliwanag ngayon dito na dapat linawin din natin bakit. Bakit may posibilidad na itong supply ng kuryente ay ikonsidera itong taas singil kuryente. Ang ilan po sa mga nakikita nating sitwasyon ngayon, malaki po yung epekto talaga. Ito problema kasi natin eh. Malaki yung epekto sa Pilipinas nitong pagtaas ng presyo talaga nitong ating coal. Alam niyo naman yung coal, yung uling, di ba? Tama ba, engineer? Yun ang ginagamit natin sa energy. Bunsod po ng COVID-19 pandemic, yung digmaan sa pagitan ng Russia, Ukraine, shortage sa supply ng pagkain. Yan po yung nang resulta ng pagtaas sa singil ng kuryente at langis, lalo't ang Russia po ang pangalawa yan. Ang pinakamalaking pinaggagalingan po natin ng natural gas sa mundo. Ngayon, dito po sa dinigdaang ilang power supply agreement noong 2019, yung presyo po kasi ng coal ay nasa 60 to $65 lamang kada tonelada. Ngunit dahil po hindi inaasahan pangyayari, eto lahat naman yan, puro hindi inaasahan eh. Bumulusok po, nakaw, sa lagpas $400 kada tonelada ang presyo ng uling, senyora. At sumabay pa dito, yung pagtigil ng manampaya. Nako, talaga din naman, oh, sunod-sunod. Ano. Pero kayang-kaya natin yan, caring-caring natin yan. Ngayon po, yung pag-supply ng natural gas, yan po sa mga pangunahing customer nito, ha, yung manampaya. Yung tinatawag na Iligan Gas Plant, kaya napilitan yung Iligan na bumili naman ng kuryente sa WESM, yung WESM, para matupad din yung supply agreement dito sa Meralco.
eh malagay yung supply agreement, dahil kung ang ibang generation companies eh ipinapasa yung gasto sa consumer, yung SWAL, yung Elidia naman ay inaabsorb ang mga ito. Ito po yung dahilan kung bakit hindi pa nararamdaman ng mga Pilipino yung talaga pong epekto ng sobrang pagtaas ng presyo ng coal sa world market at ng krisis sa enerhiya. Dahil inaabsorb po ngayon yan ng San Miguel Global Power ang malaking bahagi nito. Ito po ang pinagkukunan natin ng enerhiya, senyora. Noong Mayo, naghahain po ng joint petition sa ERC ang Meralco at ang SMC Global Power para sa bagyan dagdag sa singil sa kuryente, para lamang sa unang anim na buwan po ito, senyora. At nagkakahalaga lamang ito ng 30 centimos per kilowatt hour na makakatulong sa mga plantang makabawi po sa higit pang 5 bilyong nawala sa unang anim na buwan ng 2022, nang sa ganon, tuloy-tuloy na maka-operate po ito, maiwasan yung malaking pagtaas pa ng presyo. Talagang lahat eh. Domino effect yan eh. Di ba, Engineer Benner? Eh kapag hindi naman pinayagan ng ERC daw ang petisyon ng SWAL o ng SWAL at yung ilaan ito para sa pansamantala at bagyang pagtaas sigil ng kuryente, iteterminate po yan ng PSA dahil lubang hong makakasama ang patuloy na pagkalugi ng mga ito. Kapag naman, inirevid po ang PSA, mawawala na din ang fixed rate na nasa kasalukuyang PSA ng SWAL at Ilijan. May papasa na din po ng susunod ng mga supplier yung karagdagang gastusin yan sa mga consumer. Sa ngayon po, inataasan na po nga ng ERC ang Meralco at ang SMC Global Power na magpasa ng formal na ebidensyang magpapatunay dun sa kanilang hirit na talagang kailangan pong magdagdag tayo ng bayad sa kuryente. Talagang hindi natin may iwasan dito, senyora. Well, nandito tayo lahat. Domino effect. Yan ang laging may sasagot natin. Pagtaas ng ganito, lahat tataas. Walang hindi. Si senyor lang hindi tumataas eh. Si senyor lang hindi tumataas. 58 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Ngayon po, nagkaluwagan na ng pagsusot ng face mask, ha. May inulit natin at baka ako kayo. Pero nilinaw po na hindi ng pamahalaan, hindi po kasama sa optional na pagsusot ng face mask ang mga senior citizens at yung mga may mga karamdaman. Huwag kayong mawawalan yan. Kailangan laging may dala-dala kayo niyan. Kahit na pwede niyong pagpasok niyo sa ospital, bay kailangan niyo yan. Ibig sabihin, pag sinabing optional na hindi kayo magsusot, hindi naman ang ibig sabihin na wala kayong dala. Ha? Dahil magdala kayo. Dahil may mga lugar na kailangan ninyong magsuot. At higit sa lahat, nililinaw natin yung pagsusot ng ating mga senior citizens na at lalong-lalo na po yung mga may karamdaman. At conforme po yung ilang senador sa rekomendasyon ng Interagency Task Force, na gawing optional ang pagsusot ng face mask sa outdoor areas at mga hindi mataong lugar. At dahil dito, nagrekomenda po si Senator Jingo Estrada, maaaring mangangahulugang ligtas na huwag lang magsuot ng face mask sa labas ng bahay. Pwede na siguro. Naniniwala si Estrada na basta fully vaccinated, maaaring hindi na nga kailangan magsuot ng face mask kapag nasa open spaces tayo. Okay, kaya ngayon, ito. Open spaces ba to? Kaya kailangan dito, nasa loob ka ng opisina eh. Kaya nakabukas yung bintana natin eh. Tsaka yung aming mga pinto, senyora. Pero sumapit na po tayo sa tagdang oras para pansamantala tayo maghiwalay ngayong araw na ito ng Huwebes. Babalik kami bukas, senyora. Pero bago niyan, isa munang mahalagang mensahe mula sa ating chairman ng New Broadcasting Corporation. We are all tourists, and God is our travel agent who already arranged our routes, reservations, and destinations. So, trust Him and enjoy the trip called life. Please stay safe. God bless you. Maraming salamat po ang ating chairman ng New Broadcasting, Edgar Kabangon. Maraming salamat, chairman. With that, si Senyor Ray Pacheco, minsan pa nagsasabing, hasta mañana! Señor Balita, Señor Balita, Balita, Balita.